Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter ng manga na chapter 1051. At may title nga daw itong chapter 1051 na Shogun of Wano, Kozuki Momonosuke. Bali sa title pa lang na to, may idea na kagad tayo sa kung ano nga ba ang possible na nilalaman netong chapter na to. And yes, base nga sa spoilers, hinirang na nga daw bilang Shogun ng Wano itong si Momonosuke. At base nga rin sa unang impormasyon netong spoilers, yung unang scene nga daw ng paparating na chapter 1051, nagbigay nga daw ng speech itong si Momonosuke sa mga tao sa Flower Capital. Dagdag pa nga dito na mostly nga daw continuation lang daw ng nangyari sa last chapter itong mga mangyayari sa unang panels ng paparating na chapter. Kung maaalala nyo, nagbalik na nga sa Flower Capital itong sila Momonosuke, kung saan kasama nga niya itong mga Scabbards at si Hiyuri. Sinabi pa nga ni Denjiro na dala-dala na nga daw niya ang bagong Shogun ng Wano. Meaning dahil nga sa impormasyon nitong spoilers, makikita na natin finally itong human adult form ni Momonosuke. Sa part naman ng sinasabing magiging speech ni Momonosuke sa mga tao sa Flower Capital, I'm sure na assurance itong sasabihin niya. Assurance na wala na ngang manggugulo sa Wano, since wala na nga itong dalawang naghahari-harian na sila Orochi at Kaido. Though hindi nga nabanggit sa spoilers itong mga Scabbards, sana nga na walang masamang nangyari kay Lakiko Nojo at specially kay Kinemon. Dahil sa totoo lang, itong pag-a-announce nga kay Momonosuke bilang bagong Shogun ng Wano, gustong gusto ko nga na masaksihan mismo ito ni Kinemon. Since alam naman natin na sa simula pa lang nung mapunta sila ng future, parang halos si Kinemon na nga ang naging tatay-tatayan netong si Momonosuke. Kaya naman may emotional impact rin kung makita man lang ni Kinemon na Shogun na itong alaga niya, diba? Kumbaga kung si Hiyuri may Denjiro, itong si Momonosuke naman may Kinemon. Sana nga gumaling at tumayo na itong si Kinemon, para naman masaksihan niya yung matagal na nilang pinaghirapan ni Momonosuke since Punk Hazard Arc pa lang. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers, nagkaroon nga daw ng isang maliit na flashback itong si Tama. At patungkol nga daw ito sa kakayanan ng Devil Fruit niya. Nireveal nga daw sa flashback na yung Devil Fruit powers nga daw ni Tama na kayang paamuhin ang mga hayop, including itong mga nakakain ng Smile Devil Fruit, tumatalab nga lang daw ng isang buwan. Meaning pagtapos ng isang buwan, hindi nasusunod pa sa utos ni Tama itong mga nakakain ng Kibi Dango niya. Now it makes sense nga naman itong limitation ng Devil Fruit ni Tama, since medyo overpower naman siguro kung habang buhay na itong epekto ng Kibi Dango niya, diba? I'm sure na once na matapos na itong 1 month na epekto ng Devil Fruit ni Tama, magkakaroon tayo ng isang cover story patungkol dito. At panigurado na dahil nga sa wala na itong leader ng Beast Pirates na si Kaido, as well as yung mga commanders nila, panigurado na still magiging friendly na itong mga gifters, since hindi naman sila tinrato ng masama nitong si Tama, diba? At isa pa, may konting foreshadowing na nga rin ito nung time na ininfect ni Queen ang lahat ng mga samurai, including itong mga Beast Pirates. Nung nakagawa nga ng antidote itong si Chopper, pinili nga ng ibang Beast Pirates na hindi na sumunod sa utos pa ni Queen, since pinahamak nga sila neto. Kaya naman possible nga sa tingin ko na magiging kaibigan na rin ni Tama itong mga gifters, even matapos na yung epekto ng Devil Fruit powers niya. Sa tanong naman kung saan nga ba mapupunta si Tama pagtapos na itong madugong digmaan sa Wano, gaya nga ng sinabi ko sa isang theory video natin, naniniwala ako na hindi siya sasama kay Luffy. Bagkos mas mataas pa nga ang tsansa na sumama siya kay Marco da Phoenix, since itong si Tama nga kaklose na itong si Portgas de Ace, na nagkoconnecta nga sa kanya kay Marco. I'm sure na kapag nalaman ni Marco itong pangako ni Ace kay Tama na isasama siya sa paglalakbay niya, paniguradong poprotektahan niya itong si Tama. Kaya naman it's either na isama ni Marco itong si Tama or mananatili itong si Marco sa Wano. Anyway, ang huling impormasyon naman sa spoilers at ang masasabi nating pinaka-highlight sa paparating na chapter 1051, itong pagre-reveal na kinausap nga daw ni Yamato ang buong Straw Hat Pirates, kung saan sinabi nga niya na bilang si Kozuki Oden nga daw, gusto nga daw niyang sumali sa Straw Hat Pirates at sumama sa paglalakbay nila.
Nung marinig nga daw ito ng ibang miyembro ng Straw Hat Pirates eh nagulat nga daw ang mga ito. Pero may mga iilan nga rin daw na natuwa nung marinig ito. So I wonder kung sino-sino itong mga natuwa. Bali itong part nga ng statement ni Yamato na sinabi niya yung word na bilang Ozoki Oden. Eh marahil na para sa inyo eh napakababaw lang neto. Pero para sa akin kasi eh indikasyon lang ito na still eh hindi pa rin siya nakakalaya. Yes guys, hindi pa rin siya nakakalaya sa idea ng pagiging Oden niya. I'm sure na bago matapos itong Wano Arc or baka ilabas na sa chapter na to, eh tingin ko eh sasabihan siya ni Luffy na itigil na itong pagkukumpara niya sa sarili niya bilang si Oden. Kumbaga hindi ka si Oden, bagkos eh ikaw mismo si Yamato at ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Dahil sa bawat pagtatapos nga ng isang arc kung saan eh may sumasama sa Straw Hat Pirates, eh pinapalaya nga ni Luffy ang bawat miyembro niya mula sa sakit o maling idea na meron sila. Gaya na lang ni Franky na sinisisi niya mismo yung sarili niya sa pagkamatay ni Tom. Or si Robin na nakakulong sa idea na siya ang may dahilan ng Ohara incident. Sa tingin ko eh itong pagpapaintindi ni Luffy kay Yamato na hindi siya si Oden, eh sa tingin ko na ito yung way ng pagpapalaya niya kay Yamato. At once na ma-realize nga ni Yamato na oo, iba si Oden at iba ako, gagawa ako ng sarili kong kwento, eh malamang na mas ibang Yamato na ang makakasama nitong Straw Hat Pirates. Yamato na punong-puno ng excitement kung ano nga ba ang mundo sa labas ng Wano. At speaking of labas ng Wano, eh alam naman natin na ang bawat miyembro ng Straw Hat Pirates eh may kanya-kanyang pangarap. Kaya naman ang magiging tanong na nga natin ngayon, eh ano ang magiging pangarap nitong si Yamato? Ito ba yung libutin ang buong mundo? Ito ba yung maging si Kozuki Oden mismo? Sa tingin ko nga eh itong mga nabanggit ko eh mababaw na pangarap pa lang to ni Yamato. At sa tingin ko eh i-announce pa lang ni Yamato itong gusto niyang pangarap sa mga susunod na chapters. Pangarap na sana eh maging related kay Portgas the Ace at Oden. Bali may naiisip ba kayong idea sa kung ano kaya itong magiging goal na pangarap ni Yamato? Kung meron eh i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, itong pagdagdag nga ni Yamato sa Straw Hat Pirates eh hindi na nga bago sa iba ito. Since may mga glimpse na nga na talaga sasali siya ng Straw Hat Pirates. Simula nga sa pagiging magkaibigan nila ni Ace na parang siya na nga ang magre-representa dito, hanggang sa nalaman nga natin na isa nga rin siya sa may alam ng secret dream ni Luffy. Bali ngayong isang solid na karakter na naman ang sumali sa Straw Hat Pirates na si Yamato, na alam naman nating may advanced conqueror Saki at merong isang malakas na devil fruit, eh I wonder kung kailan kaya magkakaroon ng conqueror Saki itong si Sanji. Sana nga eh sa mga susunod na arcs eh bigyan rin ni Oda itong si Sanji ng Conqueror Saki para naman ma-retain itong monster trio ng Straw Hat Pirates, 'di ba? Kayo ba? Gusto nyo bang magkaroon ng Conqueror Saki itong si Sanji? O sapat na itong Germa Power Up para sa kanya? Bali dito na nga nagtatapos itong maikling spoiler analysis natin para sa spoilers ng paparating na latest chapter ng manga na chapter 1051. So yun lang, peace!